another great start of the month, mga ka-CFO today. And this Tuesday naman, the 1st of March, we will give you another dose of inspiration na ibinahagi din naman sa atin ng mga kapatid natin mula sa iba't ibang distrito. Here's what you can look forward to this Tuesday. Always ready to inspire, kaya antay lang sa pagbabalik ng CFO Today! CFO Today! Annyeonghaseyo! Hello po mga ka-CFO Today! Isa ba kayo sa mahilig kumain ng samgyeopsal? Well, siguradong Korean feels ang ihahatid sa atin ng ating guests mula sa distrito ng Rizal with their, ano pa nga ba, Samgyeop Restaurant. Let's watch this! Ako po si kapatid na Edward Karigma, isa pong full-time analyst sa isang BPO company. At ako naman po si kapatid na Rizal Karigma, isa pong HR officer sa advertising agency. Kami po ay kabilang sa kapisan ng Buklod sa lokal ng Taytay, distrito ng Rizal. At kami po ang owners ng Samgyeop sa Salamat Street. Nagsimula ito noong June 2020. Una pa lamang, plano na talaga namin magkaroon ng negosyo bilang additional source of income. Isa na rin kasi sa nagtulak sa amin ay noong nawalan ng trabaho yung kapatid niya sa panahon ng pandemya. Napili namin yung ganitong uri ng negosyo sapagkat una, wala pang ganito sa Taytay. Minsan, kailangan pa namin pumunta ng kabilang bayan para lang bumili ng samgyeop tsaka Korean products. Tsaka pangalawa, sa hilig na rin namin kumain tsaka sa samgyeop, naisip namin, bakit hindi tayo magtinda ng samgyeop na, alam mo yun, may enjoy natin sa bahay. Sa ganitong uri po ng negosyo ay hindi po talaga natin maiwasan na makasalumuha po ng iba't ibang uri ng mga customers. Ang ginagawa po namin kapag nakakaranas po kami ng mga problema, una po ay pinapakinggan po muna namin mabuti yung customers para po malaman po namin kung saan po nagsimula yung problema. Pangalawa po ay kinakausap po namin sila ng maayos at may paggalang. Humingi din po kami ng paumanhin kapag nagkulang man po kami. At ang pinaka-importante po ay sinusolusyonan po namin yung problema. Pinapalitan po agad namin yung mga produkto kung kailangan pong palitan. Una, maging magiliw tayo at magalang sa ating mga customers. Ituring natin silang parang kaibigan. Kung may tanong sila, kahit gaano pa yan kahaba, gawin natin yung buong makakaya natin para ma-educate natin sila about dun sa mga products. Pangalawa, magkaroon ng good relationship sa kanila. Hindi yung basta makabenta lang. I-make sure natin na makuha nila yung full experience ng pagsasamgyeop sa bahay. Pangatlo, maintain high quality of products, lalo na sa karne. I-make sure natin na fresh lagi yung ating samgyeop meats tsaka ang lettuce. Pang-apat, panghuli, mag-offer tayo ng mga perks. Halimbawa, noong nakaraang taon, maliban doon sa samgyeop package na makukuha nila, meron pa silang libreng additional soft drinks or ramen packs. Or noon, nag-offer din kami ng libreng Uno card para maliban sa ine-enjoy nila yung samgyeop sa bahay, meron silang pinagkakabalahan habang kumakain sila. Napakahalaga po ng pagkakaroon ng good customer relationship sapagkat ang best business strategy po ay ang customer satisfaction. Kapag po nagkaroon sila ng magandang experience mula pa lamang po sa bag-in-car na inyong mga produkto hanggang sa kanila mga pagbili at pag-consume,
ay talaga naman pong babalik-balikan po kayo ng mga customers. So, magkakaroon din po sila ng mga positive feedback o yung word of mouth na talaga naman po na maiinggano din po nila yung kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak na bumili ng inyong mga produkto. Napakahalaga din po na nakikinig po tayo sa customers' feedback sapagkat nakakatulong po ito upang ma-improve po natin yung ating mga products and services. Sa mga nagnanais po na magsimula ng ganitong business, ay napakahalaga po na pag-aralan po muna natin ito. Mag-research po tayo para magkaroon po tayo ng knowledge kung paano po natin ito papatakuhin. Kailangan din po ay good quality products po yung i-offer natin. At higit po sa lahat, maging polite po tayo at friendly sa ating mga customers para po ma-ensure po natin na mabuild po natin yung kanilang tiwala at para sa ganun magkaroon po tayo ng good customer relationship sa kanila. Higit sa lahat, always pray. Simula pa lang sa pagpaplano natin magtayo ng negosyo, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos para magtagumpay tayo sa ating mga pinaplano. Kasama na dito yung pangangako natin sa Kanya na mananatili tayo sa masiglang paglilingkod. Kaya naman, kung nagsimula kami sa hilig namin sa pagkain ng samgyupsal at na-inspire kami magtayo ng samgyupsal store, kaya nyo rin yan. Kaya, karirin nyo na yan! O diba? Mapapa, puso ka talaga sa story ng ating mga kapatid. Couple goals nga, sabi nila. Ay, sana all. Sana tayong lahat ay na-inspire to also start our own business. And remember, just like in every relationship, including our relationship with our customers, it's important to build and maintain that trust. Ako po ang kapatid na Harmony Adyaw. Till next time po, magsasamgyup lang daw kami. Hello, CFO Today Kids! Nakapag-ipon na ba kayo this year? Aba kung hindi pa, may ituturo kami sa inyong art project kung saan magagamit ninyo sa inyong pag-iipon ngayong taon. Ako po ang inyong Kuya Haji Rieta at be ready na and let's do it today! Hello po sa ating mga viewers! Kumusta po kayo? Happy viewing po sa mga kapatid dito po sa aming distrito ng Palayan City, Nueva Ecija na talaga namang laging nakatutok sa CFO Today. Ako po ang kapatid na Katrina Denise Tadeja, District Multimedia Member at Pangulo ng Pagsamba ng Kabataan sa lokal ng Dingalan. At kasama ko po sina kapatid na Ella Joy Kiambaw, Pangulo ng Kadiwa sa lokal ng Dingalan at si kapatid na Aloysius Rima Makalandong, mga awit sa pagsamba ng kabataan sa lokal ng Dingalan. Samahan niyo po kami as we get to create an art project na mula sa mga recycled plastic bottles. Ready na ba kayo? Opo! Let's do it today! Alam niyo ba na maraming pakinabang ang empty plastic bottles? Sayang naman kung itatapon ito kaagad. Kailangan lamang ng creativity at makagagawa na tayo ng naggagandahang obra gamit ito. Kaya ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang isa sa maaari nating gawin sa ating empty plastic bottles. Ito ang Art Kansya. Narito po ang mga kailangan nating materials. Empty plastic bottle, scissors, cutter, 4 bottle caps, hot glue, non-toxic glue, at colored paper. Paalala sa mga bata, ingat po sa paggamit ng gunting at cutter. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga nakatatanda sa paggamit nito. Ngayon po ay bubutasan na natin ang empty plastic bottle gamit ang cutter upang dito hulugan ng mga barya. Ihahanda ko lang po ang pang-design sa ating art kansya. Kayo po dyan, dear viewers! Kung may mga gamit po kayo, pwede niyo po kaming sabayan! Babalutan na po natin ang katawan ng ating art kansya. Ngayon po ay lalagyan na namin ng paa ang aming art kansya. Alam niyo ba na hindi na bago sa amin ang ganitong mga aktibidad? Sa katunayan, nitong mga nakaraang buwan, ilang aktibidad na rin na may kinalaman sa recycling at artwork ang aktibong dinaluhan ng mga kapatid sa pagsamba ng kabataan.
Ayan na po mga kapatid, tapos na po ang ating art project. Ang naging inspirasyon po namin sa paggawa namin ng aming art kansya ay ang piggy bank. Ayan po mga kapatid, sana po ay nabigyan po namin kayo ng kaalaman on how to recycle your empty plastic bottles at home na talaga namang magagamit natin. And we did it today! Wow! Sobrang malikain naman ng mga kapatid dyan sa distrito ng Palayan City. Maraming maraming salamat po. Nakapag-ipon na tayo, nakatulong pa tayo to eliminate the plastic bottles na problem sa ating kapaligiran. Alright, ako po ngayon kapatid na Kuya Haji Rieta. Always remember, iba ang kabataang malikain at paraan. Saan pa ba yan? Dito lang yan sa Do It Today! Sa panahon ngayon, hindi madali mag-prioritize ng mga bagay na dapat nating gawin. E papaano nga ba natin magagawa yung mga bagay na mahalaga at yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin? Samahan nyo kami maging inspired today sa kwento ni kapatid na Maxine Jade Rico mula sa Distrito Eklesiastiko ng Calamba, City, Laguna. Let's all watch this! Hello po mga kapatid, ako po si kapatid na Maxine Jade Erico mula sa lokal ng Palo Alto. Ako po ay isang kalihim sa kapisan ng Kadiwa, kalihim ng lokal at guro sa pagsamba ng kabataan. Ako po ay kabilang sa kapisan ng Kadiwa. Ako po ngayon ay isang English editor at ang ginagawa po namin sa aming work ngayon ay nag-e-edit po kami ng iba't ibang klase ng mga documents at materials na tinatranslate at pinoproduce po ng aming company para po ma-make sure na ito po ay walang mga typos or grammatical errors at para na rin po ma-improve pa yung word choice and sentence structure at maging fit po dun sa purpose po ng mga documents and materials. Very interesting po talaga para sa akin na nag-e-edit po kami ng iba't ibang klase ng mga materials. Kumbaga, hindi lang po kami nagfo-focus sa isang uri ng file. Kunwari po, nag-e-edit po kami ng mga research, mga company manuals, product descriptions. Kung minsan din naman po, nag-e-edit kami ng mga song lyrics o kaya naman po mga anime subtitles. Bilang kalihim naman po ng kapisanan at ng lokal, naia-apply ko po dito yung work ko sa pamamagitan ng mini-make sure po namin na lahat po ng mga records na iniuulat po namin ay nagagawa po namin ng tama at maayos. Ako po ay naka-work from home at mas madali po siya para sa akin dahil nasa isang place lang po ako na nag-e-edit po or ginagawa ko po yung aking trabaho. At syempre po, lahat po ng kailangan nandito na sa bahay. Hindi na po kailangang mag-commute pa papunta sa opisina. At syempre po, mas pabor para sa akin dahil dito po sa bahay, nakakapagtrabaho na ako. Syempre, kasama ko pa po yung pamilya ko. Bale, kami po ay dalawa lamang magkapatid at ako po ang panganay. Ang akin pong tatay ay isang PD sa lokal. Ang akin naman pong nanay ay Diakonesa. At ang akin pong kapatid ay may tungkulin sa pananalapi. Usually po, yung nagiging bonding namin talaga is panonood po ng movies. Minsan naman po, nag-enjoy po kami na nagbi-video okay po kaming mag-anak. Bali, nagsasagawa po kami ng family hour tuwing araw po ng Linggo dahil ito rin po yung tinatawag nilang family day na kung saan nakukompleto po kaming mag-anak. Ayan mga kapatid, narito na po tayo sa aming lokal at ngayong hapon na ito ay isasagawa po namin ang buwan ng pulong ng Kapisanan Kadiwa. At bilang isa po sa mga may tungkulin, kami po ang naatasang maging host ng aktibidad. Kaya samahan niyo po ako. Tara! Isa po talaga sa mga best na nadahuluhan ko pong aktibidad ay yung tinatawag po na virtual museum tour kung saan sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya ay naipakita po ang iba't ibang bahagi ng Museo ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin po, ang pagiging isang may tungkulin sa kapisanan, very fulfilling experience po talaga.
kapag oras na ng pagtupad o kaya ng gampanin para sa ating Panginoong Diyos, ibigay po natin sa Kanya. Yun, sa ganung paraan po, tingin ko po ay naipaprioritize ko po yung pagtupad po ng aking tungkulin, bagaman busy po yung aking pong schedule. Minsan talaga nagiging abala tayo sa buhay na ito dahil may kanya-kanya tayong mga obligasyon tulad ng pag-aaral o kaya naman ay pagtatrabaho. Pero bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dapat hindi natin malimutan yung higit na mahalaga na iyon ay ang pagtupad ng ating tungkulin at ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa ganitong paraan, napananatili natin ang ating kasiglahan kahit gaano pa tayo kaabala sa ating buhay. Tigit sa lahat, nakakapagbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Kaya kahit gaano man tayo ka-busy sa ating schedule, lagi pa rin nating uunahin ang mas mahalaga at yun ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Magpakasigla lang tayo kasama ng ating mga sambahayan at huwag tayong titigil para makamit natin ang ating mga pangarap. Ako po si kapatid na Makamit Chan at abangan pa po ninyo ang ipapangkwento dito lang sa CFO Today. Mga kapatid, dahil isang magandang hobby po ulit ang ating matututunan. At yan ay sa pamamagitan ng kwento ng mga kapatid nating binhi mula sa distrito ng Quezon East. Get your eyes ready po and let's be amazed in fruit carving! Isa ang gumaka Quezon sa first class municipalities dito sa Quezon Province. At dito rin sa bayang ito, matatagpuan ang tanggapang pangdistrito ng distrito ng Quezon East. Bukod sa pagiging coastal municipality ng bayang ito, marami ring ekta-ektaryang lupain dito na maaaring pagtaniman. Tara na at libutin natin ang bayan ng Gumaka. Mga kapatid, ako po si kapatid na Angeline Madera mula po sa lokal ng Inaklagan, distrito ng Quezon East. At ngayon po ay samahan niyo po ako para simulan ng aking araw. Ngayon po ay maulan and a rainy day calls for hot coffee. Kaya tara po! Mga kapatid, ako po si kapatid na Cristel de la Cruz mula sa lokal ng Plaridel, distrito ng Quezon East. At mga kapatid, sobrang excited po ako ngayon dahil mamaya po, meron po tayong aktibidad na isasagawa sa aming kapisanan, ang kapisanang binhi. Pero bago po yun, samahan niyo po muna ako sa paghahanda ng breakfast. Tara na mga kapatid! Ang sarap mga kapatid, itayin niyo po. Hello po mga kapatid, ako nga po pala si kapatid na Felix Sanchez mula po sa lokal na Inaklagan, distrito po ng Quezon East. Ngayon po ay samahan niyo po ako sa isasagawa po nating aktibidad, ang binhi fruit carving. Pero bago po iyon ay samahan niyo po muna akong simulan ko ang aking araw at yun po ay ang pag-exercise. Halina po mga kapatid, samahan niyo po ako. Hi Kristel, hi! Kamusta? Okay naman. Oh, excited na ako para sa fruit carving natin mamaya. Ako din excited na ako kasi meron na naman tayong bagong activity na isasagawa para sa ating kapisanan. Meron ka na bang designs? Meron yung may isip. Anong gagamitin mong products para sa
Sa akin ay melon. And I'm back mga kapatid. Matapos po ang aking morning coffee ay proceed naman po tayo sa aktibidad ng binghina, binghi fruit carving! Yay! Yung napili ko pong fruits na gagamitin ay melon and pumpkin. Meron din po ako ditong knife. Dapat po maingat po ang ating paggamit. And meron din po akong chopping board. And ang napili ko pong design ay itong bird hatchling. Ayan po yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan po, mag-start na po ako mga kapatid. Hello po ulit mga kapatid! Dahil po tapos na po tayo mag-breakfast, dadako na po tayo sa ating isa sa mga aktividad na binghi fruit carving activity. Hello po mga kapatid! After po natin mag-workout, ngayon naman po isasagawa na po natin ang binhi fruit carving. Ito po ang mga gagamitin natin. Kutsilyo, chopping board, at ang gagamitin po natin ay ang pipino. Ang naibunga po ng aktibidad na ito para po sa amin na mga lumahok ay kasiglahan po at dagdag experience po para sa amin po na mga first time po nag-try ng fruit carving. Mga kapatid na nasa kapisanan pong binhi, pagpatuloy lang po natin ang ating mga kasiglahan, ang patuloy na pakikipagkaisa sa ating pong namamahala. Sa paraan pong ito, lalo po natin nabibigyan ng kaaliwan ang ating pong namamahala. Higit sa lahat po, atin pong Panginoon Diyos. Wow! It's like turning fruit to an art? O di ba mga kapatid, panigurado marami sa atin ang magkakaroon ng new hobby. I-share nyo sa amin ang kwento nyo ha! I am Sister Enzy Cuyo for your story today. Break! What's up mga ka-CFO today? Heto na muli ang The Break Entertainment, your quick entertainment break here on CFO Today. Kung last Friday po at kahapon ay napanood ninyo ang special episodes natin dito sa CFO Today, syempre ngayon naman po ay isang live performance ang inianda po namin para sa inyo mga kabreakada. Gusto niyo na po bang makilala kung sino ang ating kapatid na mababahagi ng kanyang talento? Oh, yeah. Let's all watch this! Hello po! Ako po si kapatid na Danica Candelaria mula po sa lokal ng Biga, Distrito Eklesiastiko ng Quezon North. Ako po ay kabilang sa kapisahan ng Kadiwa. May tungkulin din po ako bilang mga awit. Dati na rin po akong lumalahok o nagpa-perform sa aming distrito. Mas lalo pa po nating suportahan ang CFO Today para mas lalo pa po tayo ma-inspire. At syempre po mula sa distrito ng Quezon North, kakantahin po sa atin ng live today ni Sister Danica ang INC original music na Maginhawa. Today is your day. Mga palamutin
Ate Danica, napaka ginahawa sa panrinig ng boses mo. Lalo na nung kinanta mo yung INC original music na maginhawa. Bakit ba ito ang napili mong kantahin sa amin today? Sa panahon po kasi ngayon, yung message po kasi ng kanta is, pag maghahanap ka ng about sa, pag magpursue ka about sa love, hindi mo kailangan makipaghabulan. So, kailangan mo is maging payapa, yung mararamdaman mo magiging ligtas at maginhawa. From the lyrics po. Ayan. Napakaganda nga ng, ng message ng INC original music na yan. Kaya nga sabi ko kanina, it's one of my favorite INC original music. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng talent dito sa amin sa Break Entertainment, Ate Danica. Pero bago ka magpaalam, mag-ano ka muna, bumati ka muna sa lahat ng mga gusto mong batiin, lalo na yung mga kapatid natin dyan sa distrito po ng Quezon North. Ayan, binabati ko po unang-una sa lahat yung mga parents ko po, si Mama at Papa, sa lokal po ng Biga. Tapos po yung destinado po namin, si Kapaulo. Tapos lahat po ng mga taga dito po sa lokal ng Real. Thank you so much po, maging sa lahat po ng mga nakasama niyo po dyan sa distrito po ng Quezon North. Ingat po! Quick break day greetings po muna tayo mga ka-break kada. Gusto lang po namin batiin ng happy happy birthday po sina kapatid na Hillary Ocasion and kapatid na Ori Royo. Happy happy birthday po mga kapatid at sa lahat ng mga kapatid na magbe-birthday at nag-birthday po ngayon. And syempre po, dahil nga po sa inihanda namin special episode sa inyo mga ka-breakada, binabati po namin ang CMDPS or ang Christian Medical Dental and Paramedical Society ng Happy 3rd Anniversary. And of course, batiin na rin po namin ang SCAN or ang Society of Communicators and Networkers ng Happy 33rd Anniversary. Happy Anniversary po sa inyo lahat! For more INC original music and talented brethren to discover, lagi lang pong tumutok dito sa CFO Today, especially po sa isa sa mga paborito niyong segment, The Break Entertainment. This has been your host and your certified Kabrikada, Sister Crucial Manday. See you again tomorrow, everyone! Goodbye! As always, hopefully ay marami kayong natutuhan from our stories ngayong Martes. And speaking of learnings, may nabasa ako recently. Jim Rohn, who's a motivational speaker, once said, "You are one of the average of 5 people you spend the most time with." Pero applicable din yon sa mga influencers you watch most of the time, di ba? Especially with so many influencers today gaining foothold in established and emerging platforms of social media. Ayun, na-share ko lang mga kasiya for today. The point is, make sure that the people you spend time with and the content you consume ay hindi makakasama para sa'yo. At syempre, mas maging maingat sa mga influencers na nagsasabi sa'yo ng mga magagandang bagay sa pandinig sa una pero hindi mo napapansin ultimately masama pala for you. Always remember that we are Christians even online. Ako po si kapatid na LJ Lirin, encouraging you to be inspired and influenced by Christian living only here on CFO Today.